Good morning, good morning, good morning mga idol, mga bay. Panibagong araw, panibagong vlog. Kung ikaw ay hindi pa nakapunta dito sa Taipei 101, tamang-tama mga bay, dahil sa video na to, papasukin natin ang Taipei 101. Sa mga hindi pa pala nakakaalam mga bay, ang Taipei 101 ay isa sa mga famous attraction dito sa Taiwan. Hindi lang dahil sa kanyang sobrang taas, kundi pati na rin sa hugis niya, na hinango daw ito sa hugis ng Kawayan. Hindi kumpleto ang pagpunta mo ng Taiwan pag hindi mo ito naakyat at mapuntahan, dahil bukod sa maganda siyang panoorin, pwede mo rin siyang akyatin hanggang sa tuktok. So bakit nga ba kilala ang Taipei 101? Dahil ang Taipei 101 ay minsan naging tallest building in the world na simula noong March 31, 2004 hanggang 2010, hawak nila ang record na pinakamataas na building sa buong mundo na may taas na 508 meters o 1,667 feet. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara, pasukin na natin ang loob ng Taipei 101. So dito sa Taipei 101 mga bay, pwede tayong pumasok hanggang 5th floor. Kung gusto mo pang umakyat doon sa pinakamataas, kailangan na natin magbayad ng $580. Pagdating mo dito sa 5th floor, dito yung bilihan ng ticket papuntang taas. Ang binabayaran nating $580 ay hanggang 89th floor lamang. Pwede pa bang umakyat hanggang sa tuktok? Oo mga bay, na dati ang 101 floor ay para lamang sa mga celebrity, ngayon ay binuksan na nila para sa lahat. Kaya pag pumunta ka ng Taipei 101, sulitin mo na mga bay. Kukunin mo na ticket ay hanggang doon na sa tuktok. Magkaiba kasi yung bayad sa 89th floor at saka 101 floor. Kasi pagdating mo ng 101, kailangan mo na mag-harness doon. Open space na kasi yun at makikita mo doon ang 360 view ng buong Taiwan. So dito na yung 5th floor mga bay. Ito yung pila na to ay para to sa mga umaakyat dun sa taas. Ganito kahaba ang pila dito araw-araw. Kaya kung gusto mong umaakyat sa Taipei 101, kailangan mong pumasok dito ng maaga mga bay. At kung ikaw ay nagtatrabaho dito sa Taiwan, dalhin mo lagi yung ARC mo pag pumupunta ka ng Taipei 101, dahil meron silang discount sa lahat ng mga OFW na gustong umakyat doon sa taas. At pagdating mo naman doon sa taas mga bay, doon mo makikita ang tinatawag nilang mass dumper ng Taipei 101. Pero bago ang lahat mga bay, kailangan muna nating sumakay ng elevator. Na alam nyo ba na ang Taipei 101 elevator ay minsan na din na naging Guinness World Book of Record na pinakamabilis na passenger elevator sa buong mundo? At dahil excited na ako, tara panoorin muna natin kung gaano talaga kabilis ang pag-akyat nito. 我们已经抵达，谢谢。We have arrived on your observatory. Thank you. So yun na nga mga bay, simula 5th floor hanggang 89th floor ay 37 seconds lamang. Sobrang bilis pala talaga. Hindi mo ramdam ang pag-akyat niya. So ito na pala yung tinatawag nilang mass dumper. Bakit nga ba nila nilagyan ng mass dumper ang Taipei 101? Dahil sa laging dinadaanan ng malalakas na hangin ang Taipei 101 at malalakas na mga lindol, kailangang merong taga-balance ng building. Yan daw yung purpose ng mass dumper na yan. Alam nyo ba na ang mass dumper na yan ay mayroong bigat na 728 tons at nagkakahalaga ng $4 million lang naman. Paano kaya nila inakyat yan dito sa taas? Kung di mo ma-imagine kung saan siya nakalagay, ganito po yung itsura niya. Andun siya nakasabit sa pinakatuktok. At ganito lang din ang nangyayari sa Taipei 101 sa tuwing mayroong lindol o malalakas na mga bagyo. So ito na pala yung view sa taas. Parang nakakatakot, pero masarap pagmasdan. Sana may natutunan na naman kayo sa video na to mga bay. Salamat sa lagi niyong pagpanood. Hanggang sa muli mga idol mga bay. Bye-bye!